What's up, amigos? Welcome back to our YouTube channel, Hola Amigo. Alright, so for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano magpalit ng solid tire para sa scooter. Ito kasi yung scooter ko na sira o nabutas yung gulong. So, common na problem kasi ng mga ganitong scooter ay yung laging napaplat yung gulong. So, kaya naman, naisip ko na palitan na lang siya ng solid tire para nang sa ganun, hindi na ulit maulit yung mapaplatan ng gulong tapos magpapagawa na naman na nagiging cost ng pagiging magastos. Okay? Kaya naman, umorder ako sa Amazon. Ito yun. Isang araw lang dumating na siya pero kasi Amazon Prime. Kaya naman mabilis lang yung kanyang pagdating. So, sa na-order ko, meron ng dalawa na gulong. Okay? So, kapag umorder ka ng dalawang ganito, meron ng isang kasamang tire lever. Pero kailangan talaga sa ganito ay dalawa para mas madali siyang mas madaling pumasok yung gulong dun sa metal. Pero tingin ko po pwede na yung screwdriver, pero ingat nga lang. Kasi, nung una kong sinubukan na palitan to ng gulong na meron pa rin yung goma sa loob na hinahanginan, I think natusok ko yung gulong, yung mismong rubber, kaya naman kahit na napalitan ko na, hindi pa rin siya nabobombahan. Sa tingin ko kasi, nabutas ko yung sa loob. So marami na akong napanood ng mga review or guide kung paano magpalit ng solid tire sa YouTube. Ginawa ko to para mas maintindihan natin ba, lalo na sa Tagalog. Okay? So ngayon, ang una nating step, habang tinatanggalan natin to ng mga screw, kailangan muna natin itong pakuluan. Okay, or ibabad sa mainit na tubig for only 20 minutes. Okay, so ayun, yun muna yung unang-una natin gagawin. Para kapag ready na, sasalpak na lang natin. Bakit kailangan niya pakuluan? Kasi matigas to. So kailangan natin palambutin muna. Okay, so 20 minutes. So yan, lalagay lang natin itong tire dito. Since dalawa sila, titigyan natin ng tubig. Yan, so dapat mas puno para balanse yung pagpapakulo. Yan, so 20 minutes, okay? Pero mag-start yung pagpapakulo ng 20 minutes once na mainit na talaga yung tubig. So ayan, habang hinihintay natin mapalambot yung gulong, syempre, umpisa na natin na tanggalin yung mga screw ng scooter. So sa pagtanggal ng mga screw, kakailanganin natin ng, I think ang tawag dito ay wrench. Disclaimer lang, wala akong alam sa mga equipments, wala akong alam talaga sa pagkakalikot ng mga ganitong klaseng bagay. Kaya naman, ito yun, I think ang tawag dito ay wrench. Ang kailangan na size ay 18mm. Okay? And then, hindi siya kakailangan ng screwdriver talaga para sa tornilyo niya. Kasi, gagamitan siya ng Allen key. Ayan. So, sa Allen key, iba't iba din yung sizes niya. Ang kakailanganin dito ay ang 2.5. So, yung 2.5, maliit lang talaga siya. Este, eto. 2.5. Parang sunod siya sa pinakamaliit. Ito mismo. 2.5 yung size. Ayan yung pinakakailanganin natin para ma- distornilyo, kumbaga, yung nasa scooter. Okay? Yung mga gulong sa scooter. Ayan. So, magsisimula tayo dito sa pinakaharap. So, nabuksan ko na itong harap na to. Kaya kung mapapansin ninyo, ang dami ng tama. Kasi, gusto ko din talaga matutunan gawa ng kapag lagi nasisira, kailangan namin ipaayos, tapos gagastos lagi. So, gusto ko din matutunan na sa ganun, mas makatipid din. So, tatanggalin lang natin to. Ayan, gagamit lang tayo ng pwede kutsilyo. Ayan, madali lang siya matanggal. Tapos, kabit lang natin muna dito para hindi mawala. Tapos, ngayon na natin, gagamitan ng Allen key na 2.5. Then, dito sa tornilyo lang natin. Then, kung mapapansin ninyo, meron pang apat sa loob. Yun naman yung susunod nating tatanggalin, yung apat.
Ngayon naman, iikot natin dahil yung sangkod naman nito yung kailangan natin tanggalan ng mga tornilyo. So ayan, so inikot ko lang. Ito naman yung tatanggalin natin. Ayan, kapit natin dito. Tanggalin lang natin yung mga screw dito, apat naman siya. So ngayon, tanggal na natin yung mga tornilyo. Apat yan, total. Dito na yung isa. Okay, so yan, makikita ninyo, meron pa sa loob na apat pa. So, once natanggal na, ngayon naman natin gagamitan ng wrench. Correct me if I'm wrong ha, kung ang tawag dito. Ito yung wrench. So, yung 18mm yung gagamitin natin. Para naman lumawak dito. Sa umpisa, mahigpit talaga to. Mahirap tanggalin. Pero since nabuksan na to dati, mas madali na lang ngayon. Ayan. Ayan, lumawag na siya. Then, ganoon din sa kabila. Kailangan din natin tanggalin to. Okay? So, tanggal na yung sa kabila. Okay? Then, ito naman. Ito, hindi siya matatanggal. Mapupunta lang siya dito sa side na to. So, ingat na kayo dito banda kasi ito, madali siyang masira. So, ngayon, madali na siyang tanggalin. See? Itanggal na natin yung gulong. So, kailangan ninyo tanggalin yung hangin talaga mismo sa loob bago nyo tanggalin yung gulong. Just make sure para hindi ito maipit. Nakaganito yung posisyon ng gulong. Hindi sa kapabaliktad. Okay? Para hindi masira itong wire. So, para matanggal naman yung gulong, since wala naman na siyang hangin sa loob, ngayon na natin siya gagamitan ng tire lever. Ito yon. Ang silbi nito, super matigas to, napantanggal talaga na ng gulong or ng rubber ng gulong. Advisable, dapat mas dalawa siya, pero since isa lang kasi yung libre niya, isa lang yung meron ako. O pwede natin gamitan naman ng screwdriver. So, ito na yung goma niya. Mas madali na natin matatanggal kapag nauna natin natanggal yung goma. Ayan. Okay. Tanggalan natin yung isang gulong. Okay. So ngayon, subukan na natin ikabit yung isa sa mga solid tire. Okay? So ngayon, kunin na natin yung isang goma or isang rubber. So mainit to guys. So iingat kayo. O hindi mapaso. Ilalim. Kunin natin. Ito na sa ilalim. So ayan, mainit nga lang siya guys. So, pero ngayon, mas madali na to i-stretch compare sa bagong-bago pa lang talaga kanina na hindi pa napapakuluan. So, subukan na natin ilagay. So ayan, sa bukas, hindi lang ganun talaga kadali. Mahirap siya. Ngayon kailangan natin na i-align yung gulong dito. Okay? So syempre, ganun din yung procedure dun sa kapila. Okay? Tara, tapusin ko muna to. So ayan, naikabit na natin yung ating solid tire sa harap muna sa ngayon. Dahil hindi siya ganun kadali at kumakain talaga siya ng oras, yung ito munang harap yung aking pinalitan. Next time na yung isa. Alright, so
naubos yung lakas ko doon at hindi siya ganun talaga kadali. Mukha lang siyang madali pag pinanood mo siya sa video, pero kapag ikaw na yung gumawa, kailangan mo talaga ng lakas dahil at pasensya dahil hindi ganun ka-simple yung katulad ng napapanood natin. So, kung hindi niya naman kaya, kung pwede niya naman sigurong ipagawa na lang sa mga marurunong. Pero syempre, kung gusto niyo rin ma-experience gumawa nito, matutunan, pwede niyo rin gawin sa sarili niyo. Bueno, thank you so much for watching. Itatry ko muna to sa labas. And kung nagustuhan niyo itong video na to, please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel and Facebook page, Hola Amigo! Okay, hanggang sa muli, maraming salamat, and hasta luego, amigos. Adiós. With